Bago po tumulak patungong Jakarta, Indonesia para sa ASEAN Summit, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pansamantala lamang ang price ceiling na itinakda sa bigas. Inilatag din ng Pangulo ang mga isusulog niya sa ASEAN Summit kabilang na ang Rules-Based International Order sa South China Sea. May ulat si Rod Lagusan. Bago tumulak ang Pangulo patungong Jakarta, Indonesia para dumalo sa 43rd ASEAN Summit, siniguro niyang may matatanggap na tulong ang mga rice retailer na maapektuhan ng inilabas na price cap sa bigas kasunod ng pagtaas ng presyo nito. Anya na uunawaan ng pamahala ng sitwasyon ng rice retailers na may ipit kasunod ng kautusan, lalo na mga mas mataas na nabili ang kanilang supply at mapipilitang ibenta sa mas mababang halaga. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer. Habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nasa price cap. Binigyan din ng Pangulo na sa pamamagitan nito ay mababawi ng rice retailers ang kanilang magiging lugi kasabay ng abot-kayang presyo ng bigas para sa publiko. Kaugnay nito, may nakalaang pondo ang DSWD sa Sustainable Livelihood Program nito. Ito rin ang programa na nagbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng pagsasara ng Boracay o ang mga ipinatupad na lockdown sa kasagsagan ng COVID-19. The moment ipasa nila yung listahan sa DSWD, agad-agad tayong magpipay out. Importante yung speed o yung turnaround namin na kagad ma-finish yung listahan, magawa yung listahan at kami makapag-pay out kagad sa mga apektuhan na retailers. Yung halaga ng grant will be commensurate doon sa maaring maging epekto doon sa mga small retailers natin. Ayon sa Kalihim, stopgap measure o alalay ang programa para masigurong na hindi sobrang maapektuhan ang mga retailer. Agad nang makikipag-ugnayan ng DSWD sa DTI at DA sa kinakailangang listahan. Samantala, ayon pa sa Pangulo, ang pagtaas ng presyo ng bigas ay dulot ng mga smuggler at hoarder. Dahil dito, tuloy-tuloy ang kampanya laban sa mga ito. Ipinaliwanag rin ng Pangulo na pansamantala lang ang price ceiling sa bigas. Maaari na tayong kampanya dito sa Pilipinas. Tapos na ang season. At kaya't pagdating ng panahon, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan. At makikita, basta tilalagay namin, dadali natin sa palengke. Ayon sa Pangulo, oras na maging normal na ang supply ay wala ng dahilan para tumaas pa ang presyo ng bigas. Sa kanya namang naging pre-departure speech sa Bilimor Air Base, sinabi ng Pangulo na isusulong niya ang advokasya ng bansa sa pagkakaroon ng Rule-Based International Order kabilang ng issue sa South China Sea, pagpapalakas ng food security, panawagan para sa climate justice, seguridad ng migrant workers, paglaban sa human trafficking at ang pagbibigay pansin sa digital at creative economies. Magandang pagkakataon din niya ito para sa ASEAN na magkaroon ng kooperasyon sa mga bansang Australia, Canada, India, China, Japan, Korea, US at maging sa United Nations pagdating sa trade and investment, climate action, food security, clean energy at maritime cooperation. I will also participate in the ASEAN Plus 3 and East Asia summits during which we will discuss developments in the South China Sea, the situation in Myanmar and the conflict in Ukraine, as well as on other major power rivalries. I will also take the opportunity to meet the bilateral partners at the sidelines of the ASEAN Summit to advance cooperation that will benefit our national priorities. Rod Lagusad, para sa bayan.